Mga ka-showbiz, napatrobak nga itong si Tony Gonzaga sa tsikahan nila ni Tito Boy Abunda noong panahong iniwan niya ang GMA para pumirma ng exclusive contract sa ABS-CBN taong 2005 nang lumipat sa Kapamilya Network ang TV host actress at base sa pinirmahan niyang one-year contract, gagawa raw siya ng album, pelikula at 5 TV show. Ito yung panahon na kilalang-kilala na siya bilang co-host ng Itbulaga. Ang talagang inaalala niya that time ay ang masasakit na salita na ibinabato sa kanya ng ilang tao na hindi pabor sa pag-alis niya sa GMA. Ito raw ang dahilan kung bakit naging emosyonal siya sa unang pagtapak niya sa ABS-CBN building. Noong unang lipat ko sa ABS-CBN, kaya ako emosyonal kasi I got so many comment and so many statement from people who said na malalaos na yan, hindi pa man sumisikat din, laos na yan. Basta yun lang ang laging nasa isip ko noong papalipat ako. Ambisyosa siya. Paano siya mapapansin sa ABS? E nandyan lahat ng magagandang artista. Pahayag ni Tony sa nakaraang episode ng I Feel You kasama si Boy Abunda. Sabi pa ni Tony, it was the era of Christine Hermosa, Claudine Barreto. So ang daming nagbubulong sa akin noong time na iyon na walang mangyayari sa iyo doon. Hindi ka naman makakalevel sa ganda ng mga artista nila doon. Dagdag pa ni Tony, noong lumipat ako, sinabi ko lang sa sarili ko, 1 year lang kasi ang kontra ko noon. Sabi ko, mag-iipon na lang ako kasi maganda din naman talaga. Siyempre, talagang napalipat din tayo dahil talagang maganda ang offer. Ganun naman talaga yon. When I transfer, I did the movie The Others, We Belong na album, show What's Up, tapos nakapag-asap ako. So lahat yon ninamnam ko lang kasi iniisip ko talaga 1 year lang ako. Sinabi ko pa yun kay Alex, okay na ito, iipunin ko na to, okay na tayo dito. Sa tanong naman kung bakit nagdesisyon siyang iwan ng GMA, super maayos naman ang pamamaalam at wala rin naman kasing offer sa akin that time for the network. Parang what they said is yung ginagawa mo, iyon na yun. Wala nang masigit pa dito. Wala nang masihigit pa dito sa ginagawa mo. So kung ayaw mo niyan, then you can go. Paliwanag ni Tony. Bukod sa Itbulaga, nabigyan din siya ng chance na makaarte sa ilang kapuso serye tulad ng Ikaw Lang Ang Mamahalin, Habang Kapiling Ka at Love to Love. Inamin din ni Tony na maganda naman talaga ang offer ng ABS-CBN. Siyempre, nakita mo, pwede ako mag-recording, pwede ako magpelikula kasi nasa kontra ko yun. Yun yung dream ko, magpelikula. 5 show agad ang nilagari ni Tony nung panahon yun. ASAP, Most Requested Show, Entertainment Connect at Pinoy Big Brother sa ABS-CBN at What's Up sa Studio 23. Sa ngayon, 16 years na si Tony sa ABS-CBN at patuloy pa rin umaariba ang karir bukod pa sa may sarili na siyang movie company ngayon, ang Tincan Production. Ngayon nga ay pinaghahanda ng pagbibidahan ni Tony Gonzaga sa Philippine movie adaptation ng hit South Korea movie ng My Sassy Girl. Ang My Sassy Girl ay isang South Korea comedy film na naipalabas sa sinehan noong taong 2001 at kinilala noon bilang highest grossing Korean comedy film matapos kumita ng $32 million. Ang nasabi ring pelikula ay nagkaroon na ng iba't ibang adaption mula sa Amerika, China, India, Nepal at Lithuania. At nagkaroon na rin ito ng television adaption mula sa Japan at South Korea na rin. Ang makakasama ni Tony Gonzaga sa PH adaption ay ang komedyanteng si Pepe Herrera. Parang wala talagang imposible kapag si God ang nag-orchestrate ng lahat. Parang what a way also to celebrate your 20 years in a business. Pahayag ni Tony. And that's our video for today mga ka-showbiz. Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion. At kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at pinutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga ka-showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.